Hello. All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another kalokohan content. At tungkol na naman ito kay Pastor, ang may-ari ng universe, si Apollo Kiboloy, mga ka-plastic. Nagtatago na po. Diba may-ari ka ng universe, Kiboloy? Ba't ka nagtatago? Hindi ko maintindihan. So panoorin natin yung video. Nag-stack up yung utak ko eh. Nagtataka lang kasi ako bakit magtatago ka eh, may-ari ka ng universe. Diba? Kung hindi ka, kung ikaw ay appointed son of God at ikaw ang may-ari ng universe, ikaw ang daan, katotohanan. Di ba? Ikaw ang nagsabi nun. Pero ngayon, bakit nagkaganon? Nagtatago ka ngayon. Nasaan na yung pinagmamalaki mo? So panoorin natin yung video. Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Kiboloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang ako po muli si Pastor Apollo Kiboloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw na nakikita ang aking mukha. Ito ang bagong audio Ba't pinapahula mo pa? At may reward pang 1,000 pesos. Napakakuripot mo naman. Ganun ba ang value ng pagkatao mo, Apollo Kiboloy? 1,000 ka lang? Ang sino man makakapaghanap sa kanya? Oh, Diyos mio, Kiboloy. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagtatago? Marami ka kasing kaso na tinataguan. Ganun lang kasimple yun. According ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kiboloy, kamakailan lang nakaminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon, pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Wow. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle. Na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Buwang yata itong taon to eh. 1,000 pesos na reward. Tapos, paiisipin mo pa yung tao kung saan ka nagtatago. Kung saan kang impyernong nagtatago. Wow! Harapin mo na lang kasi yung kaso mo, Kiboloy. Huwag ka nang konsansan ka nang nagtatago. Obvious naman na marami ka nang ginawang kasalanan. Di ko alam kung bakit may mga naniniwala pa sa kanya. Ginagawa nila kasing negosyo ang reliyon. Ginagamit nila yung pangalang Jesucristo para yumaman. Eh mga tagasunod niya kasi hindi naman ganong katalino. I'm sorry to say ah, na naloloko nila. Ganon kasi ang realidad ng buhay. Ginagamit nila yung emosyon ng tao para dumami ang kanilang pera. At di lang yun, may mga ginugulpi silang tao na hindi ko alam kung bakit. Kapag hindi sumunod sa kanya, ginugulpi niya. May pagkaganggang din to eh. May pagkagengeng eh. So panoorin pa natin yung kanyang kagaguhang mensahe. Nagbigay pa ng clue si Kiboloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko. Ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Wow!
Ano yan, bagong lyrics buhay ng lupang hinirang. Upang aking naitayo ang prinsipyo, diwa, karangal. Tinatanong, sinasabi mo yung clue, kung saan ka nagmula, kung saan ka nagtatago. Tapos ito yung sasabihin mo. Buwang ka ba, Kibuloy? Ayaw mo kasing harapin yung kaso mo. Ganun kasi ang tao. Wala nang mapupuntahan. Lalong lumiliit ang iyong kinapupwestohan. Pamamatay nang dahil sa'yo. Ano ka ba, Yani? What the hell? Kasabay niyan, binigyang din ni Kibuloy na siya ang appointed son of God. Ganoon din daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayun din ang dalawang SMNI host. Si Eric? Appointed son? Porket mga impluensyang tao appointed sa nagad ng Diyos? Diba? Lahat na lang sa'yo appointed son. Son of God. Pati ikaw sinasar. Appointed son of God ka pero nagtatago ka. O, diba? Buti pa nga Panginoon natin eh. Inakusahang kriminal ng mga Hudyo. Pero humarap siya sa maraming tao. Kahit maraming galit sa kanya. Pero ikaw, tao ka lang na nagpapanggap na Diyos. Nagtatago ka kung saan kang impyerno nagtatago. Diba? Harapin mo na lang kasi yung dapat mong harapin. Huwag ka na magtago at huwag mong dahilan na mayroong nagbabanta sa buhay mo. Eh kung yung Diyos nga eh, pinatay. Hindi na banta. Pinatay na. Pinatay sa laman. Hinarap niya yung akusa ng mga tao na hindi naman siya ang gumawa. Ikaw inaakusahan ng mga tao. Yan ang pagkakaiba sa iyo ni Panginoong Hesukristo, Apollo Kilubuloy. Ang pagkakaiba niyong dalawa, ang Diyos nating Panginoon humarap sa mga taong galit sa kanya at pinatay siya, pinako sa krus kahit wala siyang kasalanan. Pero ikaw, sa mutsaring kasalanan, nagtatago ka sa saya ng nanay mo. Sa saya ng nanay mo. Naging ngiple mo pre ka saya. Di ba? Isipin mo yun. Kung talagang anak ka ng Diyos o sinugo ka ng Diyos, ba't ka magtatago kung wala kang kasalanan? Di ba uguktong nila lang na to? Kaya nga sabi ni Brother Eli, bula ang propeta to eh, bula ang anak ng Diyos daw to eh. Nagpapanggap. Siya yung tinutukoy sa hula ng Biblia na maraming magpapanggap na siya si Kristo. Siya yung anak ng Diyos. Siya yung appointed son of God. We, galing naman. Appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Saka bakit nakikialam siya sa politika? Hindi naman dapat nakikialam ang reliyon sa politika. Lahat kasi pinapasok niya kasi may perang involved. Diba? Evil, CCP, CPP, NPA, NDF, kasama din ang appointed daughter God na si Lorraine Badoy. Ang Badoy mo naman. Lahat na lang appointed son, pati yung mga krunyo. Pati si Duterte, ginawa mo ng appointed son. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Oh, si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president
of our country for the time. Ganun din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos, appointed Son of God for His presidency in the time being. Wala namang binanggit si Quibuloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5 kung saan pinasabpina na siya para sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at sa pilitang pagkatrabaho umano ng kanilang mga miyembro. Naroon ang Senado. Diba? Ang dami niyang gagaguhang ginawa. Manyakis ka pa, abusado ka pa, at sa pilitang ka pang nagtatrabaho ng mga tauan mo. Yan ba ang sugo ng Diyos? Naku, nakakaawa yung mga tagasunod mo, binubulag mo sa katotohanan. Ginagawa mong tanga, nakagaya mo. Sana naman magpakita ka na, harapin mo yan kung mayroong kapambayag. Diba? Harapin mo yung kaso mo. Huwag mong idahilan na may nagbabanta sa buhay mo, gago. Raulo to eh. Ito yung mga mukha ng mga demonyo eh, yung nagpapanggap na anghel na nakaputi. Kasi ang demonyo, hindi naman talaga obviously na mag-aanyo sila ng masamang imahe. Ang mga demonyo, nagpapanggap na malinis. Kagaya nito, di ba? Kung talagang appointed son of God ka, humarap ka sa korte, sa Senado. May subpoena ka na. Unti-unti ka nang mababaon. Nawawala na yung ano mo, kapangyarihan mo bilang pastor. At huwag mo nang gamitin pa ang mga presidente natin para sa kalokohan mo. Dami mong kinakawawan tao. Sabi ni Quibuloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto raw siyang ipapatay ng Administrasyon Marcos sa nakikipagsabwatan anya sa Amerika. Pinabulaan ang mo appointed son. Tinuring mo appointed son of God si Marcos. Pero ngayon, pinagdududa mong siyang nasa likod na pagpatay sa iyong buhay, pagbanta sa iyong buhay. Papatayin ka daw sa likod daw ng mga Amerikano ni Marcos. Sira ulo rin talaga tong utak ni Quibuloy, no? Walang kwenta mag-isip. Sus Mario Joseph, sino ba naman maniniwala sa mga ganitong klaseng pastor? Kung ano-ano nang pinagsasasabi. At tinawanan lang yan ni Pangulong Marcos at nagsabing dapat nang humarap sa Senado at Kamara si Quibuloy. Tama. Handa na raw ang PNP. Wala. Baga, wala na tayong ano eh. Baga, ang isipin na lang natin mga kaplastic kapag tayo ay sumasali sa mga religious group o mag-aani. Unang-unang tandaan ninyo yung mga turo ng mga pastor nyo. Kung ang turo niya ay puro nonsense, hiwalayan nyo na yan. Magtiwalag na kayo dyan. Ayan mo, kaluluwa nakasalalay sa inyo. Tapos ipinagkakatiwala mo dito sa gagong to. Kaya nakikiusap lang ako na sana sumuko na tong kumag na to. At kayong mga tagapakinig niya, umalis na kayo dyan. Kung ang habol yun lang naman, kaya sumali kayo sa religious group ni Quibuloy ay pera, kaya wala na akong magagawa. Kasi ang religious, kakambal ng pera yan eh. Mga reliyon. Kaya nga marami nang nagbubuo ng mga religious group dito sa Pilipinas kasi nga madali lang kumita ng pera eh. Manghihingi lang ng limos kung saan-saan. Gagamitin nila yung pangalan ng Diyos. Di ba kayo kinikilabutan? Gagamitin mo yung pangalang Kristo para yumaman. Kapal naman ang mukha mong hayop ka. Well, ang laki-laki, ang ganda-ganda ng pangangatawan mo, ayaw mo magtrabahong hinayupak ka, Quibuloy. Magtrabaho ka ng patas. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya...
What's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.